Hello, kabayan. Kumusta? Oh, ba't napadpad ka dito sa channel ko? May gusto kang malaman, no? Gusto mo makuha yung terminal fee mo, no? Weh! Pero bago yan, may uunahin tayong mas importante pa dyan kaysa sa terminal fee. So, ganito po yung gagawin natin pag pabalik na po tayo ng ibang bansa. Pagpasok po natin kahit saan man terminal, terminal 1, terminal 3, o anong terminal man kayo, ang una nyo pong pupuntahan, ang una nyo pong hahanapin yung checking visa po. Halimbawa, wala na kayong oras, kailangan nyo pa rin dumaan po doon, hanapin nyo po yung pila ng checking visa, manangad bay? Checking visa. Hanapin nyo po yung checking visa, kasi importante po yon. Kasi po, pag nag-direct po kayo doon sa check-in agad kayo, babalik po kayo doon. Halimbawa, nakapila na kayo doon sa check-in. Tapos, pag check ng may nagbabantay doon na hindi pa kayo dumaan sa check-in visa, babalik po kayo doon. E paano, pag bumalik kayo doon, nasa malayo na kayo, babalik kayo, tapos pagpunta nyo doon sa check-in visa, mas marami yung nakapila doon. Hindi matatagalan kayo kung paano kung kapos na kayo sa oras, di ba? So, ang pagpasok nyo doon sa terminal mismo, saan man kayong terminal, unahin nyo po yung hanapin yung checking visa. Magpila na po kayo doon diretso bago kayo mag-direct sa check-in mismo. Kasi babalik at babalik pa rin kayo yun. Yun po yung protocol ngayon. Yan po yung sinusunod ngayon. Hindi ka po pwede mag-check-in na hindi po kayo na-check yung visa nyo. So, dito na tayo, kabayan. So, pinakahihintay nyo yung terminal fee nga pala. Yung terminal fee, hindi nyo na po makukuha yun ang cash. Di tulad dati, napipirma lang po tayo, makukuha na natin po yung cash. Ngayon po ay, nakalagay na po doon sa boarding pass yung terminal fee na makukuha nyo po. Kaya, for example, ako pupunta po ako ng Oman, tapos nag-stopover po ako ng Qatar. Tapos, pag nag-boarding po ako doon sa Qatar, papunta po ng Oman, doon ko po makukuha, makiklaim yung sa aking terminal fee. Depende po kung saan po nakalagay yung terminal fee nyo. Kung saan po nakalagay doon yung, kasi nakaprint po yun doon sa boarding pass po natin. Doon po nilalagay nila. Doon na po yung update ng ano nila. Sa Terminal 3 naman po, doon nyo po makikita yan. Patatakan nyo po yung sa Terminal Pay para makuha nyo po. Banda po sa kaliwa sa check-in sa Terminal 3. Sa Terminal 1 naman po ay nasa bandang gitna. Pero mas maganda po magtanong kayo kung nasaan po yung kuhaan ng balik magagawa, Terminal Pay. Para mas maganda. Wala naman pong bayad magtanong. E sayang naman kasi yun. Dito, baka matulad po kayo doon sa isang kasama ko na hindi niya po nakuha yung terminal fee niya dahil hindi niya po alam. Nakapasok na pa siya doon sa custom, hindi na po siya makakabalik kaya hindi niya po nakuha yung terminal fee niya. Sayang naman, di ba? Tulad natin, kung pamilyado ka, 550, sayang din po yun, di ba? Ilang kilong bigas na rin po yun. So, yun lang kabayan, ang importante, mas importante pa doon sa 550, magpila muna kayo doon sa check-in sa visa bago kayo magpunta sa main ng check-in ng aeroplano. Para hindi po kayo maabala kasi tulad nung nangyari nga sa akin doon, nagpila ako tapos ang nangyari, pinabalik ako doon sa checking visa, di nagpila ako ulit doon. Di mas lalo akong natagalan na nakatayo. So para iwas hassle saka iwas pagod na rin, so ganun ang gagawin nyo. Pagdating nyo, hanapin nyo na po yung nag-check ng visa bago kayo mag-direct sa check-in ng papunta na pasakay ng aeroplano. Okay po, yan lang po. Sana maganda yung journey nyo at walang abala, walang hassle. Good luck na lang po and happy trip!